Tuan Demi Sayyid Lahab. Itu si Tita Lumi Dina Mulasa Pilipinas. Kami na nakikinig sa radio, Radio Aguila DGEC 1062 sa Metro Manila. Meron din tayo sa Southern Tagalog, Visayas at Mindanao. Every Saturday, tayo ay napapanood din sa Radyo Aguila isang oras ito. At sa kwentuhan ito, buhay ng mga... Nakikichismis ako sa mga buhay ng ating mga guests. Para makarami tayo, pabatihin muna natin yung ating mga guests. Lahat sila ay nasa quarantine hotel. Official, diba? O, bakit ka na? Saan hotel ka ngayon? Ang magandang gabi po sa inyong lahat. Nasa hotel po ako ng Savoy, Savoy Hotel Manila po. Dito lang po sa may Pasay, Batas. Oo, okay naman ang hotel mo. Okay naman, Pasay. Oo. Okay, sa technician natin, parang meron tayong echo. Yan. Basta, share lang natin ating video, Radyo Aguila. Makikita nyo may Aguila Golden Eagle. At kasama rin natin si Shirley na nababayad ko po Pampanga. Anong hotel ka naman, Shirley? Sa ano po ako? Sheraton Manila Hotel po. Pasley din po. Sosyal? Buka ba ang dyan? Sheraton Hotel. Opo. Maganda? Maganda dyan? Opo. Comfortable po. Maayos? Opo. Okay. At si Ben. Si Ben Mool. Ben, saan hotel ka naman? Ala, okay na hindi niya sa Persal Hotel. Persal Hotel? Oo, sa may Santa Cruz, ma'am, Manila, Santa Cruz. Persal, as in F-E-R? Yes, ma'am, Persal. Okay. Oo, kasi alam ko, Persal apartment lang dati, meron na silang hotel ngayon, ano? Anyway, okay, kukwentuhan nyo kami kung bakit kayo umuwi sa panahon ng pandemic. Apo, okay, salamat naman. Ben, saan ka ba siya galing? Ako ay galing na po, sa Jeddah. Jeddah? Sa Jeddah ako, sa Jeddah. Okay, before Jeddah, saan ka ba siya? Nag-Dubai din nung mama ko pero 2013 then pagkatapos. Pero yung trabaho ko dito sa Philippines, isa ko akong general foreman sa construction. Aha. Uh-huh. And then sa bago from Philippines, nag-dieta ka na tapos magbabakasyon ka lang ngayon? Nako, hindi na ako. Ako yung Work from home na ako. Nadala. Parang lahat kayo ay nadala na ba sa abroad? O meron ba kayong mga bad experiences? Sabihin, Ben, may naipon ka na. Kasi uwi ka na ng pandemic, marami mo ng trabaho sa Pilipinas eh. Eh, sa ipon, ma'am, ay marami ho, resibo. Naka-ipon. Resibo, nai-ipon. Pero kahit ano pa ba, nai-ipon, kaunti naman ho. Kaunti lang ho. Oo. Si Cheryl, taga Cagayan de Oro, ano? Tama ba ko? Laak de Oro ko. Laak Dago de Oro. Oo. Si Ben, saan probinsya? Ako ay Tubong Batangas. Batangas. Ano eh? At si Cheryl ay taga-Pampanga. So nakakailang araw na si Cheryl sa hotel? 10 days ko na po. Kailan na nga uwi mo? Sa day 18 ata siguro. Si ano, may jet lag pa eh. Si Ben, ano? Ben, may jet lag pa. Nagabi ka na kung kapatid. Wanao, meron pa rin. Kamuti lang, marika eh. May karagit pa akong jet lag. Kamuti. Shirley! Shirley, pang ilang araw mo na yun sa hotel? Sheraton! Pang ano po? 9 days. So, hindi pa kayo nag-swab test, ano? Ano pa? Hindi pa kayo na-swab test. Na-swab test na po kami nung 7 days po namin na pan-arrival. Ah, after 7 days. Ikaw, Cheryl, na-swab test ka na rin? Masakit ba? Oo, tapos na din po. May result na din. Negative? Negative. Oo. Buti naman, congrats. Nabakunahan na ba kayong tatlo? Ikaw, Cheryl, ikaw, Ben? Nabakunahan ka na? One dose lang, mga po. Anong brand? Ay, share ko, ma'am, yung sa akin.
tanong ko lang kung naging masaya ba ang inyong mga karanasan? Sa pagkita mo sa kapwa, sa tao, dahil mm-hmm. ang relate na mamabuyan dahil na naging general format mo dito natin sa Pilipinas. Then, punta ako na ibang bansa, masyadong hindi rin yung, iba rin yung, siyempre ma, may kultura nila. At saka yung ako nga may truck trailer driver, yung ibang lahi ma, medyo hindi mo sila, iba yung pagmamaneho dito at pagmamaneho nila. Kaya minsan ma, medyo nagkakabangayan. Yun ma'am. Kaya kailangan ma'am, adjust tayo. Magka-adjust po ako para hindi po magkamayon tayo ng trouble. At least walang traffic doon. Sabi nila sa Saudi, since walang traffic, tapos napakalalapad ng kalye, pag daw nagbanggaan. Nako, wala akong... Wala ka lang gagawin. No, makuha lang ang pintay. Tama. Ayan o, oh, ang pinakikita natin ngayon sa show, yung... Ito na ang tinag-drive mo, itong kulay yellow. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Trailer. Trailer. Saan ba siya naman natin? Wala pa naman. Ma'am? Ilan basis ka na nagkaroon ng traffic violation? Wala naman. Ay, wala, ma'am. Dahil nung kami naman nung ma'am ay... Doon po ma'am ako ng Palestino sa loob ng compound. Bali, nasa Huari po kami. Medyo risky ho ma'am. Risky yung trabaho dahil ng aking sa bundok. Kukuha ng mga bato, bababa. Yun ma'am. Ay, pagdadam, minsan nabaliktad pag hindi maayos yung tayong truck. Pero mas maliit yung ibang kwan, ibang lahi yung vibe lento. So, pag huli mo na yan, hindi ka mag-abot? Hindi ka na maging trabaho mo? Ang kanda ba? Pag may report yung ma'am, kung meron, dahil ma'am, medyo hindi ko ma'am nagustuhan na itong uli itong sa trabaho ko dahil medyo nag-tagger ang kami ng aking kumpa. Then yung trabaho ma'am doon, medyo risking ha. Final win, papapinay. Dalawang beses ma'am ako pinangga. Papapinay mo ako sa araw mo. Hindi ma'am. Malahi ma'am, dalawang beses ang pinagka. Aha. Aha. Kaya pwede daw. Okay. Ano, Sean, ano natutunan sa pag-a-club? Madami. Madami pang natutunan. Yeah. Asian, dapat malawak yung pangunawa mo sa kapwa mo. Yung ano yung pinakailangan, what side kailangan na-adjust kayo kasi hindi kayo mag-aintindihan. And especially, kasi ano, yung pera, hindi na gamitin yung pera naman spend wisely. Kasi hindi lang basta kung ano lang yung gusto mong bilhin. Yung say, for your pera. Yung pangalaman, especially yung magbigay ka ng time sa family mo. Kasi lalo na po sa ginawa ngayon, hindi po natin alam kung hindi nangyayari mo. Kaya, okay. So, kung magagawa. Okay. Ganda ang mga wallet ba? Sabi ng kanya, sinusunod lang tayo. Tinaan ng konti, inagabog dyan. Ito yung sabi na, nakalag ka ba? Okay, look over kasi si Sherry. Wala na naman tayo. Batiin ko lang yung mga, batiin ko lang isang taga-tuloy na nagtaray sa akin dyan. Sarah, Benjola, kumusta ka? Naku ha? Kasi ako, taga-taga ko na nag-broadcast sa radyo. Radyo! 15 years na! Hindi ko po ako pala magalakan niya. Wala nagtatrace. Inarayan ako ng isang, pagdating ko, pagdating ko, wait. Dahil nga, hindi ko lang na pinagamon sa lupon, kung sub to sub. Sinali lang ako. Rapat na pa naman YouTube na lang ha. Wala pa talagang oras. Alam mo ko yan? Ano yung dalawa na ID? May ilang mga YouTube ba kayo? Share lang. Meron din ba ron? Ah, si Sherry, meron din.
Pero gusto ko yung story para mag-subscribers. Kasi ako, isa lang yung ina-tell ng video. Kasi sabi na lang, hindi na video. Sabi na, dal-dal-dal. Hindi ko mag-YouTube. Ay, nag-load niya. Okay, sabi ko. Tapos, sinama naman ako sa group chat. Ako nabuta dito tayo sa topic na to. Na pwede kayong mag-sabihan. Eh, syempre, gusto ako. Karma, nakalawad ako sa marino eh. Na pinarayan ako. Ay, alam. Ay, grabe naman to. Nakausin. Pada ko lang sa group chat. Grabe na dati ko. Sara. Bambala. Ayan, sikat ka na. Sikat ka na sa show. Anyway, okay lang, pinapatawag mo. Anyway, ang ating oras, 8:31, dito sa Pilipinas, meron pa tayo 30 minutes. Tanong ko, sa magbabalik natin. Okay, ngayon na lang, para diretso, makarami tayo. May mga na-invest kayo dahil sa pag-award nyo, maaari sa magba ang paghahawak ng pera ng halimbawa si Bed. Paghahawak ng pera ng mister mo, okay ba? May mga business na kayo o na-invest? Sa aking ngayon, kano? Then bumalik siya, bumalik din ako, tapos re-entry ulit ako, tapos nagpanibago siya ng apply. Yung perang dala namin, nagamit din niya sa pag-apply. Pagkatapos ma'am noon, pagka meron ng pandemic, noon mag-uwi, talagang pababa. Aha. Hindi ka nag-iwas ito. Hindi siya. Marantayin mo na kami. Hindi siya marunong humawa mo ng pera. Ay, hindi ma. Bale, hindi mo magpilatakan na sa aming parang. Eh, kaunti ma. Hindi ma sa kayo. Hindi ma. Madami yung pinaggagamitan. Pandemic. 6 months siyang walang trabaho, kaya nagkakaroon sa damang. Akala ko na napakarami niyo na natin. Marami ka nung susustan nito niyan. Siya pa rin. Anyway, Shirley, ikaw. Nabanggit mo sa amin na alam mo munang bumalik abroad dahil lalagaan ang nanay mo. So, ibig sabihin, nagkasakit ang mama mo, wala mo siya. Pag naman, doon ba naubusan niya ang pwedo? Hindi po. Ano naman po sa nanay? Hindi naman pala po siya last 3 months. Pero ngayon, okay na po siya. Gusto ko lang po mag-spend time kasi nabuhay pa si Matay. Hindi ko na siya nakabutan. Kaya ayoko naman po mag-iari ang nanay. Oo, tama. Tama. Swerte ng nanay mo. Ay ka. Nabanggit mo sa akin na parang matandang dalaga ka na. Wala ka jowa. Hindi ko po ready. Ano ka po ready? Makulat ka na. Yung mga gusto ko din pumunta kami. Ang kubuhay na lang. Pinag-tray ko po. Actually, bata-bata mo pa. O, binatawa mo ah. Sabi mo nga, maingat na rin sa tanging kapagilas yung pasasabi mo. Yung mga lalaki ang OFW sa Dubai. Mga binata lahat. So, wala ka lang ano. Iniwan sa Pilipinas, nadaan din ako marila ng ulan. So, nagtaan ko ng Shirley. Ay, kito po. Asawa ka na, baka hindi ka naman sa baby. Buti na ko lang ng Pilipinas. Ayan na, kaya may nagpapahanap nito, si Arap. Arap? Gusto ni Arap, makilala si Shirley. Ang type of duty.
Ano siya po yung podcast na nag-erap? Dahil meron pa siya na, echo. Dahil echo, dahil yung mga ninong niyo po nasa abroad, nasa US, nasa Saudi, nasa Europe. So, naiintindihan ko, ang bilang may konting delay. Pero, bakit ngayon nasa Pilipinas? Erap, ayos mo yung broadcast mo. Hindi na ang tawag. Okay, so, dito ka si Sheryl. Ilan tayo na si Sheryl? 32 rin. Hindi ko na bumawin na ako kapag 35 na, hindi na ako nakaka na. Sa so, sana mo, hindi lang kayo ang mga OFWs na dahil sa panahon na ginugol sa pamilya sa Pilipinas. Parang kalimutan na ang love life. Marami. Marami. Malungkot, diba? Meron akong isang friend ng Singapore. Dahil sa pamilya niya, dami ng nasa, hindi siya nagkaroon ng relasyon. At yun yung karelasyon. Kahit sa wala. At ang lungkot ng buhay niya kasi bago natapos ang kontrata niya, may magdalena, nagdalena siya ng breast cancer. So ngayon, naubos yung kanya. Pinagamit siya ng ama niya, pero siya may hindi siya makapagkatao. So umuwi siya ng Pilipinas. So anong mapapayo niyo sa ganon? Yung mga magdalena, na, pinapadala niyo ba lahat? O alam ba na lahat ng mga pamilya niyo kung magkano kinikita niyo? Lahat ba binibigyan nyo? Ano ba nagtitira sa inyo? Yung Maris and Ben, may mga anak eh. Itong dalawang dalaga. Anong payo nyo sa mga ganon? Kasi lahat napadala. Tapos, matatapos ang kontrata, uwi ng Pilipinas, walang pera. Anong masasabi nyo doon, Sheryl? Sa akin po kasi, ever since po nag-abroad ako, tinitrain ko po yung family ko na mag-ubong sa lagi po sa akin. Kung ano lang po yung maibigay po yun. Pasalamat lang din po ako sa family ko kasi hindi sila yung ganong tao na sa mga nakakilala ko sa abroad. Kasi sila kasi sila nang bigay. Yun ang lagi kong, sa mga naging kaibigan ko, yun ang lagi kong sinasabi sa kanila, huwag nyo kasi ibigay lahat. Kasi kung may sahod ka, magbigay ka ng 1/4 sa family, 1/4 para sa sarili mo, tapos 1/4 naman pang allowance mo for daily. Hindi naman sa ng panahon kasi na may emergency din kasi, di ba? Hindi natin yan maiiwasan. At least kung may emergency sa family, may agad-agad kang perang maiiabot. Kasi naman yung utang kanilang, tapos kukuha ka ng pera, cry bout sa utang, wala ka ng ipon. Kaya dapat marunong ka kung paano mo Okay. Okay. You know, wifi niya. Sheryl, ikaw muna. Kaya padala mo lahat. Babalikan natin si Sheryl. Kasi po, hindi naman din po. Hindi naman po sa akin sa kung sa akin po is ayun po, nung magdala na ako yung emergency. Tapos mag-itlog na din. Duma ko po kasi ano po, meron po kasi akong pera. Na ang pagiging po sa kasutan kain, so, nagdaman kain, hindi ko lang yung pagiging. Pero, ito, wala po talaga ang savings. Wala ang savings. Wala ba lang lahat? Ano lang, tapos po, pangkain ko lang. Yan lang po iniisip, hindi ko po pinapusabi. Kaya po, advice ko sa kanila, if ever po nasa ibang bansa po sila, mag-save sila for them, para sa sarili nila. Is, kung hindi nila, may gamitin ko nila, para emergency sa sarili nila. Kasi kapag walang savings, at hindi mo na paghawa, pag-uwi, paano ka mo mag-integrate? Paano ka yung magsisimula? Lalo na, wala na kayo malak mo, wala na kayo malak mo. Diba? Ayun na po ako. Depende ko muna. Nahin natin ang ano, yung may asawa. Medyo bago mo bago mamawalan din sa inyo ako talagang hindi na papalit. Kinausap ko muna yung family ko na sabi ko na gusto
dahil baka may mangyari sa amin, hindi maganda dahil nagawin namin aaway, gano'n, napapagkao, hindi ko doon. Nawala sa lugar yung pagpagka sa akin. Ayun, pati, bago mamakulag din sa ito, nagtanong na ako dito, baka may mamakulungan. Meron naman siguro mga mamakulungan dito, masipag naman ng mamakulungan. Dahil nga mga sa construction din mamakulungan. Eh, meron pa po tayong mapupunta ang mga architect na nag-aala. Ganun, ma'am. Sabagay, no? Mas maganda yung mga mindset. Gusto niya nag-aaral na yun yung pag-aaral yun. Appreciate yun kasi sabi niya kanina, ayaw niya doon sa yung pool ng hindi na niya tatlong buhay. Gusto niya samantalahin yung panahon na nabubuhay ang pag-ibuhay sa tuloy. Diba? Ito naman si Sherry. Mag-isawa na. Ano na ang beauty eh, walang tinayata sa pang-beauty niya. Wala na kailangan mag-gasta. Walang pag-gasta sa pang-beauty eh. Hindi nga na kailangan, sabi ko lang. Sabi nga ni Eno, hindi meron. Oo. Meron nagbablog, kaya ganyan ang sound. Ay, ko may problema pala. Sabi nga, sabi ko bakit kanina bata meron kaming echo. Sabi nga, meron pang limang naka-live talaga huwag yung echo ko. Stop nga muna yung ano, meron pa tayo 15 minutes. Stop muna yung vlog yung naman. Tingnan ko kung ikaw kayo nasalanan. Stop muna yung vlog mo. 5 minutes lang naman kailangan dyan. Stop mo muna. Kasi nagre-reklama ako sa tech. Sabi ko, bakit gano'n? Oh, naka-off na. Sana ba maingay? Diba? Wala na. Ikaw talaga. Share na may problema. Yan, okay na. Ikaw pala may problema, Cheryl. Nag-vlog siya kasi wala siya content. Anyway, meron na lamang tayo sa 15 minutes bago mag-alas ko ng gabi. Dito sa Pilipinas, kumpara niyo sa bansang pinuntahan niyo, gano'ng ang pagkakaiba? Yung pagkakaiba? Sa transportation, kasi ako nag-abroad din ako sa tourist. Nakapunta na ako sa mga bansang progressive, like Korea, South Korea, no? So, of course, hindi North Korea, Japan. Nakapunta na ako, nakasakay na ako ng mga bullet train. Singapore, kasi nandun ang anak ko, madalas kami doon. Not now, prior to COVID. So, pag umuwi ako ng Pilipinas, lagi ako nalulog. Kasi, lagi yung ikaw kumarana, bakit ako nasa Pilipinas, eh ang dami-dami magandang bansa. Parang gusto ko nang sisihin yung, bakit ako nanti? Ang ganda-ganda sa Korea, ang ganda-ganda sa Singapore. Talaga yung transportation, hindi sila nag-tulakan para sa mga ng bus, sa mga ng jeep. Alam mo yun? So, may mga pakiramdam din kayo niya na parang kawawa ang Pilipinas. Dahil sa mga umutong hindi maayos ang sistema ng gobyerno, na ang servisyo sa tao. Ben, ikaw muna. Sa akin ba, katulad yung sa mga apps na yan, na Saudi pa ako yung sinasabi, ang tawad mga doon yung bumakalda. Yung pagpasok nyo ng immigration, pagpasok ko mga immigration, parang 5 seconds, 10 seconds lang ako. Ang bilis. Pero pag natin din mo sa Pilipinas, kanya-kanya, ako tagal ma'am, siguro yun ako kami na 1 hour. Yun ma'am, mabilis yung kanila mga transition doon sa, at saka yung pamamaranas nila sa, yung tungkol sa COVID pa. Pag sinabi ng hari, nabawal ito, talaga bawal, wala ito, wala talaga. Dito, dami reklamo. Dito, ma'am, ang patient na may mas pa, pero ang dami ng case. Pero sa Saudi, nakamas lang, pero wala. Yun nga lang ang may gusto. Ano ang sabok?
Wag mo na tayo din sa TikTok. Okay na yan. Uy, wala na tayong oras. Yung mga may work mong email dyan. Sige na, announce nyo na. Cheryl. Tara po sa mga viewers nyo dyan. Makabisita kayo. Punta lang po kayo sa whole name ko lang po, Cheryl Dumaog, yung YouTube channel ko po. O, oh, ayan, Hera, panoorin mo na yung mga pinag-gigigawa niyo doon. Sige, meron ko na yung YTC? Opo, Cheryl Dumaog. Parang naging rocket ka rin ng OFW ng YTC. Opo, YTC. Okay, pampalipas ng oras. O nga naman. O, anong YTC mo, Ben? Ayun, nga kayo, nasa inyong dalahan ng aking viewers na interview sa YouTube. Ben, matanggay niyo ni Ben, please subscribe. So, Ben, puro mga katatawan na konting kwelang napapanood natin. Ay, send mo sa akin, panoorin ko at subscribe ako. Yes, ma'am. Yan na, may satutong na mabigwan. Kapag ay marunong natin, ay mag-edit, eh, pagka nag-download ka ng dami, ay ngayon na din, ako nung mag-upload, tapos kukuha din huli. Talagang, meron din naman ako ng hotel, kahit kumana. Eh, meron nga ako nakanood na, kumain lang, eh, gusto mo nabating. Kaya nga sabi ng friend ko na nag-upload, sa'yo mga viewers, hindi ko nabuhan. Yan, nag-upload. Sara Gondola. Oh, thank you sa inyong tatlo, ha? Yung tatlo na sa quarantine hotel pa. Salamat sa isang oras na masayang kwentuhan sa mga OFW galing na UAE at Jeddah. Thank you! Sana, ano, sana enjoy nyo lang yung Pilipinas. Sabi nyo, parang ayaw nyo pang bumalik, eh. Wala pang plano, eh. Maraming salamat! Salamat sa oras! Salamat din po! Okay.